Okay, simulan na natin. Ang una nating papakainin ay ang ating Harpactera pulchripes o mas kilala sa tawag na golden blue leg baboon. Try natin siyang bigyan ng isang female dubia. 3 times mated na to, no? Itong ating Harpactera na to. So, ayun. Oop, kinakagat niya yung ating tweezer, no? Kala niya pagkain. So, ilapit natin. Kung mapapansin nyo, no, ang laki ng kanyang abdomen, ano, yung kanyang chan. Sana. Ayan, no. Try lang. Sige lang. Ayun. Kaya niya na, no. Tatanggalin natin tong una nating nilagay, no, kasi hindi naman niya napansin. Bladed na kasi, no. Gitin natin. Oh, sorry. Nadala yung ating, ayan. Kung may mga excess na ganyan, tanggalin natin, no. Ganda, no? Pansin natin yung kanyang legs, Joe Blue. Dito naman tayo sa ating Peternichilus Marinus, ang ating orange baboon tarantula, no? Galing Africa, heavy weber din, no? Parang itong gagamba na to ay sub-adult male na siya ngayon, no? Hindi natin siya pinapower feed kasi tingin ko mga isang molt na lang, mature male na to, no? Baka i-out na lang natin kasi hindi na rin naman natin magagamit. O pwede na lang natin ibigay, no, sa mga kahabi natin. Ayan, natin ang tubig. Ayan, no, nilalasap niya. Okay, dito naman tayo sa ating Chromatopelma cyanopubescens o ang ating green battle blue tarantula na walang kahilig-hilig kumain. Baliktaran, pakalakas. Ito naman ang ating P. metallica, also known as Guti sapphire ornamental. Kakamult lang na ito, no? Kaya sobrang gutom na gutom. Pero wait lang, ano yung lumalabas sa puwet ng ipis? Ah, itlog, no? Buntis pala yung ipis na nabigay natin. Okay. Pansin yung abdomen ng ano, pimet natin, sobrang liit, no? Sana, no, maging female to. Base naman sa pattern niya, mukhang female. Lagyan din natin siya ng tubig, no? Gandang kulay, no? Naalala ko dati, no, napakamahal nito nung bago-bago pa lang siya na-introduce dito sa Pilipinas. Pumapalo yata ng mga 1.5 yata isling nito. Sobrang mahal nito dati, 2012. Hindi natin afford bumili dati. Kano lang sahod natin dati, no? Kulang na kulang. So, ayun, no? In-stretch pa niya yung legs niya. In-flex niya pa yung kanyang, ano, beauty, no? Lumalaban kasi yung ipis, ay, no? Nakipaghilahan. Nakakapit dun sa, ano, kahoy. Ito naman, ang ating, Pretopelma sasimay, no? Ang Brazilian blue tarantula. Matakaw din kumain to, no? Ito yung kakakuha lang natin nung last week, no? Bali, pangalawang kain niya na ngayon. Pansin ko kasi lagi siyang paikot-ikot dito sa kulungan niya, no? Para siyang may ginagawa, no? Yung panukukay-ukay siya. Parang yung pala siguro nagutom na siya. Nagsasearch siya ng pagkain. So, binigyan na natin. Ito yung kinain naman niya agad. Pakaganda rin ito, no? Brazilian blue na mukhang ube. Ito naman ang ating Ceratogyrus meridionalis o mas kilala sa tawag na Zimbabwe gray baboon tarantula. Galing din Africa, no? Dito pang beginners, no? Pang advanced keepers itong mga baboon dahil masyado silang matatapang, no? Defensive. Hindi rin sila nare-recommend talagang hawakan, no? Kasi baka bigla na lang tayo makagat to. Ingat-ingat din, no? Yung mga nagsisimula pa lang dyan, ano, mag-research muna tayo bago tayo bumili, no, para alam natin yung magiging ugali ng tarantula na ating kukunin. Ito naman ang ating oh, ganda naman ang take doon ito. Dumapa pa talaga ang ating Acanthus curia geniculata o mas kilala sa tawag na Brazilian white knee tarantula. Ayun, nakita naman natin yung white pattern niya sa kanyang legs, no. Na napakaganda.
tingnan niyo abdomen niya, ano, halos ba doble niya na yung size ng abdomen do sa ulo, sa carapace. Pero kumain pa rin. Ito naman ang ating Dahandrochromatus Brazilian red and white tarantula, no. Kabukha din siya ng geniculata pero mas fade yung kulay nito, no. Tapos may pagka-red siya. Ayun, kinahain niya na. Binigyan natin siya ng isang female na dubia kasi kakamolt lang din ito. Alam kong di tatanggi ito eh. Kakain at kakain siya sa sobrang gutom, no. Napakaganda rin itong gagamba na to, guys, no. Medyo malaki din to. Papalitan natin yung water dish niya kasi medyo madumi. Ayun, no. Yung ipis kumakawala pa, no. Lalaban. Sarap talaga panoorin ng gagamba, no, pag kumakain, no. Pag naubos niya to, siguro mga 2 weeks ko na ulit sila papakainin, ano, kasi medyo malalaki yung binigay ko. Huwag natin silang i-power feed, no. Umiikis yung buhay ng gagamba. Okay, next tayo. Ito ang ating Brachypelma bumei, ang ating Mexican parleg tarantula. Huling kain nito ay nung November pa. Kala ko si pre-molt, no. Wala si interest, no, sa mga binibigay ko nung nakaraan. Pero ngayon, pag-drop ko nung cockroach, nagpakita siya ng sign ng kanyang ano, no, response sa pagkain. So, bigyan natin. Ayun, kinagat niya. Grabe ang fasting nito, no. November pa uling kumain, tapos ngayon lang ulit, January. Basta ang tarantula, guys, no. Kahit di nyo mapakain, wag na wag nyo lang iiwanan na wala silang tubig, no. Kasi yung mga yan, eh, nauuhaw din sila. Pero bihira lang sila uminom, pero mas mabuti pa rin yung meron silang source of water, no, sa loob ng kanila enclosure, no. Kasi yun din yung nagbibigay ng humidity sa loob, no. So, ayun, guys, no. Maraming salamat na naman sa inyong oras, no, sa panonood ng aking mga videos. Okay, magsasawa. Please like and share lang, no. At yung mga hindi pa nakasubscribe, magsubscribe na kayo, no, kay Gagambay TV. Ayun. Maraming salamat sa inyong suporta, no. So, hanggang dito na lang. Puputulin ko na ang aking video na to. Hanggang sa muli. Paalam!